pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kahabag-habag ang lungsod na itong Suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong ito ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki." Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon ito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita ngayong Martes sa ikatatlong linggo ng panahon ng pagdating o ng Adbiyento. And of course, palapit na po tayo ng palapit sa Kapaskuhan. Nasa kalahati na kaagad tayo ng Disyembre. Naramdaman niyo ba kung ano mga nangyari ng mga dalawang linggo na ng Disyembre? And so, ang bilis na takbo ng panahon. Ano po? No, ganun pa man, ay sana po ay na unti-unti tayong napupuno ng galak and excitement. Hindi lamang dahil sa kapistahan ng o yung mga celebration ng Pasko, dahil di naman tayo pwede magmasyadong mag-Christmas party ngayon. Pero lalo na inaasam-asam natin ang pagdating ni Jesus sa ating buhay at sana ma-experience natin yung galak, yung joy, no? Kalooban, maganda rin yung mga external pero especially yung
may kapanatagan at kapayapaan at kagalakan na nararamdaman natin di sa loob. Hindi po mapapantayan yan. Hindi mo mabibili sa mall yan. No. And ngayong ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay mula naman sa ebanghelyo ni ayon kay Mateo. At ang Panginoon ay nagbigay ng talinhaga, the parable of the two sons. Hindi po ito yung parable of the prodigal son, no? Kung hindi yung parable of the two sons. Dahil ito pong isang ama, ipinadala niya at inutusan niya yung kanyang dalawang anak, no? Sabi niya, anak, punta kayo dun sa bukid at magtrabaho kayo. Sabi nung isa, opo, pupunta ako. Pero in the end, hindi naman pala pumunta. Opa, sounds familiar ba? Minsan may mga tao tayong alam na ganyan, no? No? Sabi na, oh yes, babayaran ko yung utang ko. Dahil hindi pala babayaran. Sabi sa'yo, darating. I just recall itong huli lang nangyari, no, na yung isang babae 60 something na siya, no, na in love siya, no, at pinangakuan siya na darating ang kanyang boyfriend. Hinintay niya ng isang linggo sa airport, hindi dumating. Di ba't masakit po, no, na nangako ka na nga and everything, sabi mo eh, pero hindi naman pala, eh, itinatawag nating walang palabra de honor. Diba? So ganun yung unang ano. Yung pangalawa naman, yung mas bunso, ay sabi, oh, anak, pumunta ka doon at magtrabaho ka. Sabi naman niya, ay hindi ho, hindi ako pupunta, hindi ako susunod. Pero in the end, at yun is importante, nagkaroon siya ng pagbabago ng isipan at nagbago ang kanyang kalooban, ang kanyang puso. Siguro na-realize niya kung gaano siya ka-disobedient sa kanyang tatay. And so, sa kanyang pagbabagong isip, pagbabagong loob, ay ginawa niya naman. So, sa bibig, hindi, ngunit ito yung masasabi natin, action speaks louder than words. Action, palagi. May mga tao na, oh, mahal ko kayo, mga kapatid, and things like that. Ang dami tayong mga naririnig na ganyan, mga pangako na tutulungan kayo sa ano, ako ay concerned sa inyo. Pag andoon na, wala naman pala, hindi naman pala magagawa, and things like that. And so, mas maganda na lang yung tahimik lamang, ngunit ang aksyon naman, kinakikitaan ng dapat na ginagawa. At ganun din po sa ating pamumuhay ng Katoliko-Kristiyano, na let us do it not so much in words, no, but more so in action. Sabi nga ni Saint Francis, sabi niya, by all means, preach always. Preach always. If necessary, use words. Because by our action, by the way we live, we are already evangelizing, becoming a good example of the gospel to our brothers and sisters. So wag po natin kalilimutan yan. Ha? Kaya nga po tayo mga sinasabi nilang mga taong simbahan, mga, lagi tayo nakikriticize ng ganyan eh. Kaya sabi, padasal-dasal pa kayo, paluhod-luhod pa kayo, pero yung ugali naman, hindi naman pala ganun. Kaya baliktarin po natin yan, mga kapatid. Unahin natin ang good example, ang paggawa, at saka na lang yung pagsasalita. No? Well, I should start siguro dahil marami na akong nasabi rito. Ganun pa man, mga kapatid, sa ating pamumuhay Kristiyano, hilingin natin sa Panginoon, Lord, sana kagaya nung bunsong anak, may I have a change of mind. Change the mindset and a change of heart. Be converted. And do the gospel, live the gospel in action, not only in words. May the Lord continue to bless us. Sabayan niyo po ako, mga kapatid, sa maiksing panalangin ito. Heavenly Father, we praise and thank you for all the good things that you have given us. Maraming salamat po sa mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Hindi po kami nagiging bulag. Alam po namin na sa kabila ng aming mga sitwasyon at kondisyon sa buhay, ay patuloy mo kaming binabasbasan. Nawa po maging bukas ang aming isipan, ang aming mga mata sa mga biyayang ito, at bigyan mo kami ng kagalakan sa aming puso, kapayapaan sa aming isip, at kapanatagan sa aming kalooban. Heavenly Father, I raise up to you in a special way those who are sick, those who are in need, those who have financial problems, those who have problems in their relationship sa kanilang mga pamilya. Panginoon, bigyan mo po kami ng kagalakan, ng kagalingan ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. At pakinggan mo po ang aming mga panalangin at aming mga daing sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.